kauna ng gina, nandito po kayo, nandito po ako ngayon sa aking trabaho. Ipapakita ko po sa inyo kung paano maglinis ng asciugatrice, yung ano, yung dryer po dito sa Italy. Kasi po meron din ito po magkatabi. Ito po ay washing machine, ito po ay dryer. Papakita ko po sa inyo kung paano linisin ang ating ginagamit na dryer po. Yeah. Ito po ay yung habang imikot yan, siyempre sinisip-sip niya po yung tubig. Ito po yung lagay ng tubig. Kapag napuno na po yan, o nagamit na, bawat tapos ng isang pagpapatuyo ninyo ng damit, tatanggalin niyo po ang tubig. Ganito po yan. Ito po. Tatapon po ninyo ang tubig. Tapos, saka po, ayan o, dahil pang alikabok ko. Yan po yung mga nakukuha sa damit, nakukuha, mga dumi na yan. Tatapon po ninyo yung tubig. Tapos, lilinisin nyo rin po yan kasi ang dami. Basta bawat gamit po, lilinisin nyo para hindi siya dumami. Natin siya linisin. Ngayon, ito po yung loob nung paglalagyan. Lilinisin po natin yan paminsan-minsan. Kasi, pero hindi naman lagi-lagi madumi yan. Pag nakita nyo yung madumi na, napuno na siya ng mga bulak-bulak ng damit, lilinisin nyo po yan. Tapos ngayon, ibabalik nyo po ulit siya dyan. Ngayon po, ito po yung nilalagyan ng damit. Diyan po yung naikot. Ayan po yung mga instruction, mga paano gamitin. Ngayon, kukunin na po natin yung filter dito para linisin. Basta kailangan sa bawat gamit, lilinisin nyo agad yan para hindi na po puno ng dumi. Tapos ito po, kukuha po kayo ng basahan, punasin nyo rin po ito. Kasi napupuno siya ng bulak-bulak ng damit. Ganyan lang po. Tapos punasan po ito. Kailangan pa natilihing malinis. Kasi po, para pa nagpatuyo ka ulit ng damit, malinis. Kasi ganyan ginagawa ko. Ewan ko lang po sa iba. Okay. Ngayon, pupunta na po tayo sa banyo para linisin naman yung ating filter. Ito po yung filter natin. Bubuksan po natin yan. Ayan o, napuno-puno po yan ng bulak. Yung mga nanggaling sa damit. Linisin. Hindi po pwedeng linisin to ng Scotch Brite kasi o kaya ng kahit anong brush kasi filter po yan. Masyado siyang sensitive. Kaya kinakamay ko lang po yan. Ganyan. Tapos basahan. Para hindi po siya magsugat. Kasi po pag oras na maano yan, masugatan, yung magkaroon ng isang damage, hindi na po pwede. Tuloy-tuloy na po ang sira niyan. Kasi parang net po yan naman maliliit. Okay. Okay na yan. Ito naman isa. Buksan po ulit natin. O, kita nyo. Dami siyang bulak-bulak, o. Basta kakamayin nyo lang po ang paglilinis niyan. Para hindi siya ma-damage yung pinaka-filter niya. Sarap natin. Tapos punasan. Yan na po yan. Ibabalik po ulit natin siya sa loob. Okay na po yan. Mamaya papakita ko naman sa inyo isa pang filter sa baba, sa ilalim. Ito po. Balik na po natin yung ating kinuhang filter. Okay na po yan. Malinis na. Ready to, ano na yan, to use. Pagka natapos ako sa walabahin ko dito, nililipat ko lang po dyan para magpatuyo. Kasi po wala po silang sampayan dito eh. Kaya pagkalaba, diretso dito sa patuyuan.
Oh, ito naman po yung sinasabi ko sa inyo, isa pang filter yung nasa ilalim. Ito po, bubuksan ko po. Ganyan po. Buksan lang natin, tapos hihilahin natin. Ayan po, ayan ang isa pang filter. Lilinisin din po natin yan. Ayan po ilalim. Mamaya lilinisin ko rin po yan. Unahin ko lang ito. Ito po, may foam po yan. Oh. Yung foam na yan, yan yung pinaka-filter din po. Ngayon, ito po yung lilinisin natin. Lagi pong basahan din po ang pamunas dyan. Huwag po kayong gagamit ng Scotch Brite o steel wool. Kasi po, masyado mga sensitive po yan. Pag nasira po yan, ang mahal po kaya nito. Ang mahal ng asciugatrice. Tawag po dito yung patuyuan. Dryer. Kailangan kung ano, kung lilinisin mo, dahan-dahan. Ngayon po, ito naman ay pwedeng hugasan. Pero tanggalin po muna natin yung medyo malalaki. Tapos, itong pong nakuha natin mga bulak-bulak na yan, tatanggalin po natin. Kailangan sarado po yung lababo kasi magbabara ang lababo kapag yan eh, dyan mo itinapon. Kaya kailangan tanggalin natin siya. Ayan, nakatanggal ko na po. Tatapo ko sa bowl kasi pwede yan hapon. Ayan. Sa pulkere, ito naman po ang aking puhugasan para matanggal po yung kanyang mga alikabok. Ganyan lang po. Basta kailangan dahan-dahan ang paglilinis. Ang paglalaba nito. So, once a month po lang po ito nililinisan yung filter sa baba. Pero yung filter sa gitna, sa taas, yun eh, bawat gamit, bawat pagpapatuyo mo, tatanggalin po yung dumi nun, pati yung tubig, tinatapon. Ito, once a month lang po, kasi hindi masyadong nadidulas. Ito po yung pangalawang filter sa ilalim. Okay na po ito. Ganyan lang po siya, oh. Stigay mo konti. Ganyan lang po ang pagpiga. Huwag pa ganun kasi mapupunit. Ganyan lang po. Tapos ikakabit na ulit natin. Okay? Kabit na po natin ulit. Ganyan lang po. Okay? Tapos ngayon ikakabit ikakabit na natin sa kanyang lugar. Sa kanyang pwesto. Lilinisin po natin yung ilalim. Lilinisin po natin yan. Na po. Tingnan natin kung okay na. Okay na po yan. Balik na po natin to. At ilalak. Yan po. Kalak na po yan. Ngayon, sasarado na po natin siya. May natira pang konting dumi. Okay? Sarado na po natin. Napakadali lang po niyang linisin. Okay? Salamat po sa mga nanood. Naway may natutunan po kayo ng konti dito sa aking konting tutorial maglinis ng dryer ng damit.